Okay, next. Ba na? Naglabas yung Comelec. Naglabas yung Comelec Certified List of Candidates National. May napansin ako, guys, na sa listahan ng presidente. Ah. Philippines President. All right, basahin natin name to appear on ballot kasi mas kilala natin sila doon. So number one, si Ernie Abella. Pero ano to, apparently ito ay alphabetical, hindi ito yung number pa nila. Hindi pa kasi yun, AAADDGLL. So ano to, alphabetical, hindi pa ito yung magiging number nila sa balota. Pero ito na. Abella Ernie, so si ano to, dating presidential spokes. Hilario Andes, hindi ko siya kilala. Si Gerald Arcega, hindi ko rin siya kilala. Si Leody de Guzman, yan yung pinipilit na lang i-ano, tatalo rin yan. Next, si Isko Moreno, kilala natin yan. Norberto Gonzalez, parang narinig ko na to dati, pero hindi ko masyadong kilala. Parang narinig ko lang yung pangalan, pero hindi ko kilala. Si Ping Lacson, kilala natin to. Si Danilo Lihay-Lihay, mga bakla, di ba ito si Danilo Lihay-Lihay? Guys, ito yung ano. Mga bakla, ito yung nagdemanda, yung isa sa mga nag-file ng petition laban kay BBM na nuisance candidate daw si BBM. Gets? Na nuisance candidate daw si BBM. Samantalang siya mismo, nuisance candidate din naman. Alam mo yon, pot calling the kettle black. Or kettle calling the pot black, basta ganun. Tapos ito naman, si Faisal Mangondato ng Katipunan. Ewan kung sino yun, di ko rin kilala. Ayan, si Bongbong Marcos, kilala natin yan. Ito yung nagulat ako, yung number 11, Maria Aurora Marcos, independent. Okay, mamaya yan. Basahin lang natin ang number 15. Si Jose Montemayor, di ko kilala. Si Edgar Niez, hindi ko kilala. Si Manny Pacquiao, yan. Si Robredo, yan. Kilala nyo rin naman yun. So, ang naaliw ako dito, yung number 10 at number 11. Etong si Bongbong Marcos at si Maria Aurora Marcos, which I find, odd. Alam nyo kung bakit? Kasi, noon pong 2016, balita po ito sa Manila Times. Noong 2016, ang sabi, Supreme Court declares ex-Tes the Chief a nuisance candidate by Jomar Canlas and the Manila Times, February 16, 2016. All right? Madami mga blah-blah-blah sa umpisa, pero ang mahalaga yung nasa bandang baba. 15 daw ng mga presidential candidates ang earlier daw ay dini-EQ ng Supreme Court matapos silang madeklara na nuisance candidates. Ang pangalan po ay sina Ranulfo Feliciano, Maria Aurora Marcos. Gets niya? So noong 2016, nuisance candidate siya. Tapos ngayon nasa official list siya. Gets niya? Nuisance candidate siya ng 2016, tapos ngayon 2022, biglang hindi na nuisance. Ano nangyari? Bakit? Diba? So nakikipag-chikahan ako sa aking mga political friends kanina, kakausap kami, tapos eka namin. Sabi ka ako, sabi niya, ang tanong sa akin ng friend ko, ikaw TP, ano palagi mo yung worst case scenario dyan? Well, kung balak nga nilang dugasin kunwari yung election, it allows plausible deniability. Ano ibig sabihin plausible deniability? Yung parang pinagsususpechahan ka, pero kahit papaano, mare-reject mo pa rin yung idea. Gets mo? Parang halimbawa, yung Bongbong Marcos Maria Aurora, kung sakali halimbawa, dugasin nila si Bongbong, ang magiging nila, kasi bobo yung mga botante mo, kaya ang sinade nila si Maria Aurora imbis na ikaw. Kung ganun man ang nangyari. Kasi nakikita ko dito, kung sakaling ma-split in two
yung boto ni Bongbong at saka ni Maria Aurora, tatatandaan niya sa survey, nasa 50 si Bongbong, 50 plus. Sabi natin 50 na lang, ilagay natin sa 50. I-divide mo by 2, 25 yon. Kung 60 yon, i-divide mo by 2, 30 yon. So 25 to 30 ang range ni Bongbong kung magda-divided by 2 yung kanyang boto. And that puts all the other candidates within striking distance. Gets niya? Gets niya? Kung mahati sa dalawa yung boto ni Bongbong, hindi ko sinasabi nung friend ko, ah, hindi, matalino naman ang botante, layo naman ang Maria Aurora sa Bongbong. Totoo yun. Totoo yun. Kaya lang, kung ako halimbawa, ang loko-loko-loko na may control ng Smartmatic, pwede kong pagmukahinta ngayon ang taong bayan. Gets niya? Alam ko, ibuboto ng karamihan ng mga, a vast majority, an overwhelming majority of Bongbong supporters will vote for Bongbong. That's a given. But, pwede mong palitawin na limbawa kung tarantaduhan lang yung mangyayari ron sa code ng Smartmatic, kung bigla mo na namang may enging kembolar na ganyan. Pwede nilang palitawin, ay hindi, nag-shade sila eh. Tapos pag chinek mo na yung balota, ang Bongbong ba talaga o Maria Aurora, magugulat ka na lang yung ballot box, may isda, may battery acid, battery fluid, may damo, warak-warak yung ballot box. So, ngayon, ang chika sa akin ng isa kong pang political friend, may isa akong nakausap na governor, ang sabi niya sa akin, may chismis daw kasi na may isang, may chismis lang na may isang ex-chief justice, mali, isang ex-associate justice na tumulong daw kay Maria Aurora. Sabi ko naman, hindi confirmed yan, pero kung tumulong man siya, hindi ako masusurpresa. Pero punto ko dito, guys, pag itong si Maria Aurora ay sinaksak ng COMELEC, COMELEC mismo, bababuhin nila ang electoral system. Eh kasi sila mismo pinilit nila na ano eh, nusan si Aurora noong 2016. Oh, noong bang from 2016, mula noong na-disqualify si Maria Aurora noong 2016, minabalitaan ba natin si Maria Aurora after? Hanggang bago filing ng Certificate of Candidacy? Wala. Wala. Printing na ng ballots. Sipin niyo yun. Ano yan? Nuisance yan, obviously. Ano yung dudugasin niyo si Bongbong? Ano yan? Tapos, ang ginawa niyong nuisance, si Parlade. E general yun. E behamak naman na hindi nuisance yun kumpara kay Maria Aurora. Tutuhanan lang. Diba? Diyos ko. Eh ang tanong, pag sakali na ganun ninyo si Bongbong, paano magre-react yung mga supporters niya? Matutuwa ba sa inyo? Ano, ipagluluto ba kayo ng instant pancit canton? Mga ganong eksena ba? Paano? Ipagluluto kayo ng spaghetti na may hotdog? Ganon? Eh, may sikat pa dyan si Rastaman eh. Eh kung ano ilagay lang dyan eh, Rastaman Marcos eh. Baka maniwala pa ako na hindi nuisance yun. Baka manalo si Rastaman eh. Pero Maria Aurora? Girl? Kumulik, ba't kaya ganoon? So Vice President naman, wala nang masyadong drama dito. Pero interesting dito, kasama si Rizalito David. Eto si Rizalito David, as far as I know, lagi itong nade-declare na nuisance candidate. Si Rizalito, si Willie Ong, in fairness naman, si Willie Ong, Kiko, at saka si Tito Soto, hindi yan nuisance. Ang hindi ko mag-get, sino ito si Carlo Serapio? Hindi ko kilala. Ang alam ko, Ed Serapio, pero hindi naman nagpo-politika yun, na-appoint lang yun. Sa senator, wala akong masyadong pakialam, hiyaan mo na mahaba na may tagilistahan yan. So tingnan natin kung ano mangyayari. Wait nga lang, check ko lang muna yung messenger ko. Okay, hold on.
Sinecheck. January 12 daw, ipa-finalize pa daw yung talagang list. So let's see kung matatanggal si Aurora. Oh, biglang magugulat ka na lang. Aurora Marcos receives 10 million votes, 15 million votes. Ay, lokohan na yan. Lokohan yan. Promise yung Comelec. Good luck sa Comelec talaga. Kung paano mag-react ang tao dyan. Good luck talaga sa inyo.